sa akon hindi ko magpati nga makabos ang kalamay diri sa Negros. Ganito ang tingin ni Rogelio Bantilio sa sinasabing kulang daw ang sugar supply sa bansa. Halin sang pagkatawo ko tubtob sa karon, ari ko sa asinda, mahabalan man sang obreros pareho ko kung masyurted o hindi, kay ari diri ang dako nga plantisyon sang tubo. Higit 40 taon nang nagtatrabaho si Rogelio bilang sakada sa Hacienda Rosario Sur sa Negros Occidental. Totoo man o hindi ang sugar shortage, ang sigurado, mabait ang sitwasyon ng mga sakada o mga manggagawang bukid sa tinaguroang sugar capital of the Philippines. Sa katunayan, 410 pesos lang ang arawang sahod ng manggagawang bukid sa Western Visayas. Malayo ito sa tinaktang 1,087 daily family living wage na kinumpute ng Ibon Foundation. Bisan nga siling nagsaka na ang daily system, pero ang Pacquiao system mula sa gihapon, halimbawa sa isa ka hektarya, 1.8 lang ang bayad. Kung maubos ni mo sa pulo ka mo, kung maubos niyo sa isa ka adlaw, inang 1.8, pulo ka mong mapartida. Sulusubra lang, pila lang, sinto at sinta mo, ang imo dili. Isa lang si Rogelio sa nasa tinatayang 300,000 na sakada sa Negros. Nalubhang apektado lalo na ngayong sila'y nasa tiempo muerto o ang panahon sa asyenda kung kailan wala silang trabaho. Ang kapigaduhon sang tao sa asyenda panahon sang tiempo muerto, kung paano niya buhion ang iya kabataan bangod ginpabayan sang amo. Wala gintagaan, wala ginpahulam sang husto niya pinansya nga para masaguran niya iya kabataan. Dahil sa krisis sa asukal, matinding gutom daw ang kinakaharap ng mga pamilya ng sakada. Naalala tuloy ng mga taga-Negros ang kaparehong sitwasyon noong panahon ni Marcos Sr. kung saan iniulat na malnourish ang halos 40% ng bata sa Negros Occidental. Itong gutom, panahon pa ni Anay President Marcos Sr. nga nawad-an sang kalanon halos ang mga tawo. Nga bisan ang tulok-on sang manok na nga mais, gintig ang na para makakaon. Noong panahon ni Marcos Sr., sinasabing kumita ng halos 1 bilyong dolyar ang dating diktador at ang kroni niyang si Roberto Benedicto na namahala sa National Sugar Trading Corporation at Philippine Sugar Commission. Pinataas daw nito ang presyo ng asukal sa pamamagitan ng pag-hoard nito. At nang bumagsak ang presyo sa world market, ipinasa ng Marcos administration ang pagkalugi sa mga magsasaka. Unti-unti, no? Bumabalik yung binibigay ni Bongbong Marcos, no, yung pribilehiyo doon mismo sa mga anak, sa mga apo ng dating crony ni Marcos Sr. na si Roberto Benedicto. Yung pagkakaiba lang, sa ngayon, maraming grupong sugar planters at the same time traders yung may kumukontrol, nagmamanipulate ng supply ng asukal sa public markets at even sa mga industrial users. Iginigiit naman ng mga magsasaka na huwag gawing solusyon ang pag-import ng asukal dahil magsisimula na sa Setyembre ang milling season. Imbis daw na mag-import, kailangan daw ng suporta ang lokal na industriya ng asukal at ang mga manggagawang bukid. Dapat tani, may ayuda ang aton gobyerno. Bisan paano nga matalupang danman ang mga obrero sa asinda nga panahon sang tiempo muerto masuportaran Manila. Kag para man mada buhi man ang amon pamilya sang tawhanon man. Ito si Andres Mapa ng Paghimutan Negros, nag-uulat para sa